20. Palitan na nga ng battery yan, ma. Dinuguan for lunch. Ang dami, ma. Tiran daw si George. Ang dinuguan. Hi, Lawa! Si Lawa. Si Lawa. Pag naga natin, lagyan mo ng tubig. If ever, sobrang lapot ito. Purong-puro yung dugo. Lalagyan natin ito. Hi, guys! Good morning and welcome to my video. So, ngayon, ang plano ngayon is kukuha kami ng Senomar ni George ngayon. And then, sa ano ha? Sa SM. Kasi yung mga offices ngayon, since Saturday, alam ko yung mga offices ngayon is closed sa pagkuha ng Senomar. So, ang balak namin is, punta kami ng SM para doon kami pumila, para mag-fill up ng form, para ma-deliver dito sa bahay yung mga Senomar. Tapos, susunduin namin sila Tito Manny sa kanila kasi birthday ni Tito Manny. Happy birthday! Susunduin namin si Tito Manny, si Noel, si Angel, si Mama Chat. So, sila ay pupunta dito sa bahay at dito namin sa-celebrate yung birthday ni Tito Manny. And mamaya, ang kakainin namin is samgyupsal at saka magsashabu-shabu kami. So, ngayon, yung dinuguan na niluluto ni Mama is for our lunch. Mamaya-maya, nandito na rin si George kasi nga, sabay kami pupunta sa SM para maasikaso na yung Senomar. And, ngayon, mamayang gabi siguro or sa mga susunod na araw, tatapusin na namin lahat ng invitations. Actually, printed na siya. Ika-cut na lang namin, ika-cutter na lang ni George, tapos riribunan ko na lang. Yun na lang naman yung kulang na gawin eh. So, pero ano na, printed na lahat. Okay na lahat. Pero, ika-cut na lang. So, hihingin na lang din namin yung mga emails ng mga ninong-ninang namin na nasa malayo. Kasi syempre, alam nga namang puntahan pa namin sila dun sa lugar nila, 'di ba? Kung nasaan sila, sa Bulacan, mga ganyan. So, malayo. So, balak namin i-email na lang sa kanila tapos ipapa-print ba, ma? Ma, ipapa-print natin invitation sa mga kinat ni nang Wilma, ganun. No, pero para sa day itself. Ayan. Ay, di, bukas may bibigay kay ni nang Wilma mo. Ay, sa next week. Tapos yung mga wala, kagamit ng edit on the day itself, para may kopya. Ah, so hindi na natin i-email. Email pa rin, para at least may email. Tapos on the same day, bibigay yung actual. Ah, okay, yun. So, email namin muna. Tapos on the same day ng kasal, saka namin ibibigay yung actual na yung invitation mismo, in person. Yan. Para may kopya rin sila. So, tapos itong coming 13, March 13 naman, kikitain naman namin yung panibagong vlog ulit yun. Kikitain naman namin yung mga ninang and ninong namin. So, yun. Baka Samoa kami magkita. So, yun. So, marami-rami tayong mga vlogs na gagawin. So, abang-abang lang kayo dyan. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo. Yan. Tapos, yun nga, yung previous vlog ko nga, kung napanood nyo yun, nakapag-book na kami ng hotel. Sobrang ganda. Yun nga lang, hindi kami nakapag-room tour. But it's okay. Yung nakita naman namin online is talagang legit siya. Kasi may kinuha kami pamphlet? Pamphlet ba? Pamphlet. 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 Ayun. Ay. Kala ko naman kasi ako yung magagano. Asim. Kulang. Asim, sakto na. Eh di asiman mo na lang. Asiman mo pa. Ako okay na ako dun sa asim eh. Ayan. So, yun yung mga aabangan yung vlogs, guys. So, ayun, grabe nga talaga yung yung hotel na binook namin kasi super affordable siya. And to think naman na within Tagaytay, 'di ba? Sobrang
Sobrang ganda ng lugar. Napaka-accessible sa supermarket. Sobrang lapit sa Lourdes. Sa Lourdes Parish. Napaka-lapit niya doon. Parish? Oo. Sa Lourdes, sa Lourdes Parish. Oo, malapit doon yung hotel eh. Malapit sa Lourdes. Malapit sa Fora Mall. Malapit sa mga kainan. Basta very ano siya, very convenient talaga yung lugar na napili namin. Buti nga nung nag-check si George online, dun mismo sa ano ha, kung gusto niya magpa-book doon sa Quest Hotel, guys. Quest Hotel yung pangalan ng hotel na binook namin. Punta kayo mismo sa website ni Quest Hotel. Dun kayo mag-book. Mas mababa yung price. Kaysa dun, oo, kaysa sa ibang websites. So, doon ang pinakamagandang mag-book. Talaga, as in super. Nagulat nga ako eh, sobrang mura lang talaga ng per night nila. Tapos, napakaganda. Ha? Oo, sa promo. Totoo, tama. Yun nga lang, pagka, kunwari, nag-inquire din kasi ako, baka sakali lang ipamove namin yung dates. Tumawag na rin ako sa hotel kasi kahapon. Wala lang, nag-inquire lang ako if ever lang na ipamove namin, di ba? Para at least alam din namin kung ano yung process, ganyan. Ang sabi ni ate, yung sa reception, ang sabi niya is, pwede naman, pwedeng i-modify yung dates kasi maaga pa naman eh, kasi may pa, parang may pa naman yung sa book namin. So, as early as now, pwede namin i-modify. Yun nga lang, kung ipapamove yung dates, depende rin yun sa rate na makukuha namin. So, baka magdagdag kayo, baka magbayad pa kayo ng additional fee, ganyan. Depende dun sa rate ng date. Depende sa dates na kukunin nyo kung ipapamove nyo yung ano. So, ako, hindi, kaya ko lang ginawa yun at tumawag para at least may idea rin kami, if ever man. Pero okay na ako dun sa dates na binook namin. Ganda, kasi ma, yung Quest Hotel, yung katapat nun, meron ding mall. Ang lapit lang, tas may mini park, tapos may pool, tapos lahat ng rooms may balcony. Yun nga lang, hindi na kami pinaakyat for ano nga naman kasi. For safety measures. Honeymoon hotel booking. Di ba nga yung title ko dun sa previous vlog ko? Ayun. So, Baka mamaya, walang malang cherish. Yun nga, sad to say, wala. Pero, kasi, nung nag-inquire kami, nung pumunta kami doon, kaya kami ginabi, kasi nga nag-inquire kami, sabi kasi ni ate, meron silang ganun kung doon manggagaling. May mga chorla-chorla lang mga accessories. Yun. May package, parang may package sila para sa ganun. Yun. Pero okay lang. Pero medyo nalungkot din ako. Gusto ko sana ng mga may burloloy sana. Pero okay lang. Walang ano doon. Kasi masaya pa rin naman ako kasi kahit walang mga ganun, at least unang-una, ang pinakagusto talaga namin location is Tagaytay. So, nangyari. Pangalawa, okay yung dates na binook namin. So, available yun. Pangatlo, malapit sa simbahan, malapit sa supermarket. Napaka-accessible ng location na yun. Lumabas ka lang, may supermarket ka na. Lumakad ka lang ng konti, nasa Lourdes ka na. Lumakad ka lang din ng kaunti na sa mga kainan ka na. Kaya okay lang, kahit walang mga burloloy. Okay na yun. Basta masaya kami. Tapos may pool. So magdadala ako ng siguro tatlong bathing suits. Tatlo talaga. Tatlo. Isa sa 31, isa sa 1, at saka isa sa 2. Kasi sa 3 ng alas 12, check out na namin. So baka magpahinga na lang kami ng mga konting oras na yun bago umuwi. Pero baka mag-ikot-ikot pa kami bago bumaba dito sa Laguna. Anyway, may kotse naman na kami. Tapos, yun pa lang naman yung mga na gawa namin so far. Tapos yun nga, yung invitations,
na print out naman na lahat. So ikakat na lang namin tapos ribunan ko na lang. Mabilis naman na 'yon. Tapos email na lang. Oo. Personalized actually. Oo, sinabi ko na sa kanila 'yon eh. Personalized, kami yung gumawa, kami nag-layout. Si George yung gumawa sa laptop. Para with love. At saka yung design na gusto talaga namin. Nung ginawa ni George talaga, kung napanood yung previous vlog ko, nung pinakita ko sa inyo yung mga layouts nung ginawa ni George, yun gusto ko. Very simple yet elegant. Ganun akong tao. Ayoko kasi na masyadong bongga na, alam mo yun. So, as long as may maibigay kami sa mga guests namin na invitations, na maayos, yung map, kung paano pumunta ng church, kung paano pumunta ng venue. Yun naman yung pinaka-importante dun eh. At saka yung pinlan namin is reservation for two. Kasi nga, di ba, gawa nga ng pandemic, ayaw namin ng masyadong maraming guests, di ba? So, yun. Sa mga hindi namin na-imbita, sorry po. Alam ko, security lang po, security purposes lang po, kaya hindi po namin ma-imbita lahat. Pero sa mga makakapunta po sa after party namin, welcome naman po kayo. Dito naman po gagawin sa bahay, so wala naman din pong problema doon. So iseset po namin yan. Sunday ba ma? Basta update ko na lang kayo kung kailan yung after party para sa mga hindi makakapunta sa kasal mismo or sa mga na, hindi na imbita sa kasal. Welcome naman kayo dito para i-celebrate natin yung sa after party namin. So ano pa ba pwede ko sabihin? Basta mamaya ay magse-celebrate kami ng birthday ng bunsong kapatid ni Mama, si Tito Manny, kasi golden boy na siya. Golden boy na siya ngayon, guys. So, kailangan talagang i-celebrate yung birthday niya. Kaming family lang naman. Ako, si George, si Mama, si Papa, si Kuya, si Tita, Lolo, Lola ko, si Angel, si Noel, si Mama Chat, Tito Manny. Yan. Sila lang naman yung napupunta dito. So, family lang naman. Ayun. Magsasain na ako. So, laters. Bye-bye. Shabu-shabu! Yung daga, yung dagang basang sisiw sa loob ng basurahan. Hindi nyo kasi tinupi yung ano eh. Ang liit, ganito lang oh. Ganito lang siya kaliit. Bubwit nga! Ha? Nakawala dun sa trap. Si Onyx kasi! Ayan, so ngayon guys, mag-a-assemble na kami ng pang shabu-shabu and pang samgyupsal. Ito guys, ito siya. Ayan siya. So, malaki-laki to. Pwede to, pang shabu-shabu sa gitna, tapos pang samgyupsal dito sa gilid. Ayan. Tapos ito yung pang shabu-shabu. Ito yung buong shabu-shabu. Yan, hiniram namin. Ah, hindi pala. Hindi pala to buong shabu-shabu. Ito lang pala. Kay Mama nga pala to. Ay, kay George.
Ito yung pang shabu-shabu, tapos ito yung pang grill. Yan. Yan. So, assemble lang namin ngayon. Kasi maya-maya, nandito na sila maya-maya. So, lalagay namin dito. Ito yung table. Actually, table. Isa lang pala siyang table. Tapos magpapaganyan din ang box si Ana, no? Twinnings kayong dalawa. Ano ba? Si Mangga. Angel. Wow. Wow! Magandang dilag! Puso ko yung nabihag! Likutin mo! Pag umilaw yan, parang timang naman tumag-iko. Pag umilaw, ayan. Ano ka ba? Okay na. Tikman mo nga ano ko. I'm Foxy! Dancing
ke ginagit charam mahani ka ani ka chiman sinde usulu we are ali Yeah, yeah. But you know I should. Jack Angel.